close your eyes. Imagine that you are in the most comfortable place in the earth. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Let your burdens fly away. Feel as if you are floating in the sky. Now open your eyes in 3, 2, 1. Naisip ko lang, paano pala nagkakaroon ng visual imagery ang mga bulag? Mga bulag. Totoo, diba? Partner. Hello partner! Grabe! Nadala ata ako sa introduction natin kanina, parang nakaramdam ako na parang lumulutang ako or hindi literal na magaan ang pakiramdam. Ikaw ba partner? Siyempre, gumaan din yung pakiramdam. Gaano kagaan? Parang nabawasan ako ng 5 kilos. 5 kilos? Pero alam nyo ba mga ka-psychmates na hindi imposible na maramdaman natin yung pagiging magaan tuwing tayo ay gumagamit ng teknik na yon. Partner, ano bang teknik ng tawag natin doon? Alam mo, partner, yung pakiramdam ng paggaan at pagtaka sa realidad ay pinatawag natin mental imagery. Mental imagery. Ikaw ba, partner, anong sumasagi sa isip mo kapag narinig mo yung mental imagery? Mental imagery, kayo ba mga ka-psychmates, meron na ba kayong knowledge about sa mental imagery? Pero kung itatanungin nyo, ito yung mga bagay na iniisip natin. Mga malikhang pag-iisip na pakiramdam mo katotohanan na, pero after all, hindi pala katotohanan, imagination mo lang. Parang imagination mo nung nagka-crush ka na hindi naman pala kayo talaga. Eddie, ouch na lang. Tama, partner. Ang isang panaginip ay isang mekanismo na sumasailalim sa mental o visual imagery. At hindi natin namamalayan, partner, no, mga ka-psychmates, na kapag ginagamit pala natin ito, ay nakakatulong pala ito sa ating psychological being. At ayan, ang paksang pag-uusapan natin sa PsychWonder! Mind-wandering. Ito yung paglalagbay ng ating pag-iisip. In psychological term, it is thoughts from within. It is not existence and far from reality. Sa madaling salita, ang sinasabi ni Audrey ay ito yung pagiging lutang. Yung lutang ng pag-iisip natin. Pero that is in the concept of our attention. Because in our attention, of course, mind wandering is a potential distractor that we are really, really inevitable to avoid. Pero if we consider the universal term of mind wandering, it has a lot of benefits to us that will really contribute to our psychological well-being. Sometimes, mind wandering increases our productivity when we think of the tasks that we have to do in the future. Sa pagiging productive, nakakatulong ang visual imagery dahil nagkakaroon ka ng time management sa pag-visualize ng mga gagawin mo sa hinaharap. At nababawasan nito ang stress na nadudulot sa'yo. Nang sa gayon, hindi ka rin ma-overwhelm sa mga dapat mong gawin sa hinaharap. Okay mga ka-psychmates, so don't forget to use your mental imagery or your imaginations to get your things done and to be organized all the time. Grabe partner and mga ka-psychmates, nakita niyo na kung paano nakakatulong ang ating imaginations or mental imagery sa pag-organize ng mga gagawin. Ikaw ba ginagawa mo ba yon? Oo naman partner, gamit na gamit. Alam mo partner, mahalaga ang visual imagery sa mga ganyang bagay dahil syempre kapag nakakapag time management tayo,
lahat ng dapat natin gawin, nagagawa natin. Saka hindi tayo bombarded. Naku, di ba, alam nyo naman. Totoo yan, totoo yan, alam mo partner. Naman, di ba, partner, kung gaano nakaka-apekto sa mental health ang stress. So, gamitin ng tama ang pag-iisip. Pero alam mo, partner, may isa pang technique sa mind wandering na parang nakakatulong din sa overall na pagkataon natin, sa existence natin. Oo. Natsubukan mo na ba yung tumulala lang? Oo naman, lagi madalas, partner. Madalas kasi lutang eh. Kilala kita eh. Laging lutang. Pero yung mga ka-psychmates na isa rin sa indication ng healthy personality or healthy mindset is when you try to question your purpose. Yes. Diba? Mahalaga yun. And to ask your worth. O kaya kung baka if you are not already belong into the society that you are in, or you have the capability to reflect on yourself, di ba? Yes. And it will resonate on your personality. Have you ever tried to just stare at something and think about the best things that happened in your life, asking if you are on the right path, exist with a purpose, and if you are living the life you wanted? This mind-wandering technique gives you the motivation to strive better, to control your emotion, and to perceive the reality. Sooner or later, it will drive you to be the best version of yourself. Grabe, partner! Parang ang lalim naman no, na ka-questionin mo yung word mo. Totoo, napaka parang it's somehow painful. And minsan nakakatulong din kasi sa'yo. Pero sabi nga nila, reality is painful. Pero ikaw ba, natry mo na bang tanungin yung purpose or word mo through mind wandering? Oo naman. Lalo na kapag tahimik na lugar, then ka laging mapapaisip. Lalo totoo, na sa alam mo yan, totoo yan, partner, na kapag mag-isa ka sa bahay, parang nagkakaroon ka, ano yung tinatawag na ng me time? Oh, me time. Literal na me time. Nagkakaroon ka ng time para i-assess if you are doing great, are you okay? Ano bang purpose mo sa buhay? Kung masyado ka bang stress, so pag nakita, nalam mo sa sarili mo na masyado kang stress, you are doing something that is really passionate about you. Yes. Kaya sobrang halaga din guys na hindi lang sa magkakaroon ka ng self-destructing thoughts, pero yung hindi naman sinamin sinasabi yun kasi as a psych major, syempre dapat iwasan natin yun. Pero alam mo ba kung saan ako madalas natatanong yung purpose ko? Saan? After ng quiz! Pag alam mo yun, pag nag-submit ka ng quiz mo tapos yung score mo, hindi mo na nangalahatin. Papatunga nga ako. Syempre, mapapaisip ka na lang. Pero sabi nga nila, grades doesn't define. Doesn't define you. Grades are just numbers. Another thing na pag-uusapan natin is yung importance. Another importance of visual imagery. Visual imagery. At yun ay ang meditation. PsychWonder number 2. Meditation. Pero partner, kasi parang ayoko mag-meditate. Hindi ko siya feel today. So, maglaro tayo. Okay. Pag na-shoot mo to, magme-meditate tayo. Okay. Wait lang, set up muna natin. Okay. Okay. Yan. Pag na-shoot ko to, hindi tayo magme-meditate. Explain lang natin. Oy, ikaw magsalita ka muna. Pag na-shoot mo yan, hindi tayo magme-meditate. Explain lang. Tara na nga! Guys, so we invited one of our friends to participate in our meditation. So, say hi! Hi! Actually, mga ka-sidemates, meron pa kami isang friend aside from Camille na in-invite para makasama namin sa aming meditation session. So, para mas marami tayong response na matanggap kung ano pa talaga yung benefits ng meditation. Imagination is like a very sensitive mind where respond is on.
Nakaka-relax habang nagme-meditate, and since madaming tasks na ginagawa ngayon and mga deadlines, yung pagme-meditate nakabawas siya dun sa stress na nafe-feel ko right now, and mas na-motivate pa ako na gawin yung mga bagay na ipapasa. Nakakatulong po talaga siya sa pag-release ng stress. Tamang-tama mga ka-psychmates, lahat ng mga sinagot ng ating mga respondents kanina sa meditation na isa sa mga benepisyo ng pag-meditate. Ano ba? Isa-isay natin yung mga sinabi nila. Una is, na-relax daw sila. Tamang-tama. Ang meditation, it promotes relaxation. Kaya kapag ka-anxious yung mga clients ng mga psychologists, isa sa mga technique na ginagawa nila ay ang pagkakaroon ng meditation or ang guided meditation kung saan ay paparamdam nila sa iyo yung state of relaxation sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano man ang idedikta nila. At yun ay tinatawag nating guided meditation. Isa sa mga mekanismo ng ating visual imagery. At hindi lang yan, dahil ginagamit din ng mga psychologists ang visual meditation para matreat ang trauma o phobia na nararanasan ng mga bata. Tsaka tinutulungan nito na ma-elevate ang mood ng isang tao. Boost your confidence and syempre yung motivation. Kagaya ka na sinabi kanina ng isa nating respondents na na-motivate siya na gawin ang kanyang mga task. Because these meditations give you the hope. Kasi nga, it gives you the escape of reality. Pero hindi naman sa totally na you're not gonna face the reality, but it will just enlighten your mood and change the way you see about the world. Hindi ka ba doon na-distracted sa meditation? Nung kalagitnaan, partner, parang na-distract ako kung ang nasa isip ko nun, ano iba yung mga gagawin ko bukas, sa susunod na araw. So kung mapapansin nyo, benefits, di ba, beneficial ang mind wandering at meditation sa atin. Pero hindi mo mapagsasabay ang mind wandering at meditation. Naniniwala ako na sa meditation is meron tong power para i-connect yung mind and body mo. Yes, kaya mawawala talaga for sure yung stress mo. Naisip ko lang, paano pala nagkakaroon ng visual imagery ang mga bulag? Totoo, diba? Partner, paano nga ba? Lalo na yung mga bulag ng mga bata pa sila, di ba? Kaya naman, partner, tara na! Tara na! Hello guys! So ngayon, papunta tayo sa blind person na sinasabi namin kanina. Para alamin natin kung ano nga ba ang visual imagery. Kung meron ba, ano, Audrey? Baka kasi sa kanin meron. Kung meron ba, tatanong natin kung anong klaseng visualization na isip. Managinip po. Oo naman. Sa panaginip naman din kami kahit ganito. Ah, so sa panaginip yun po parang nakakakita po kayo? Parang ganun. Edi pag nila naginip po kayo, para po malinaw po yung paningin niyo po. Parang ganun. Ano pong mga kadalasan ng panaginip niyo po? Nasa nakakatakot din eh. Aswang ang ganun. Nakakaranas mo kayo ng mga bangungot po. Pero nasubukan niyo na po bang makapanaginip na nasa beach po kayo, nasa beach, tapos may tubig? Yung minsan naliligo sa dagat. Ayun. Gano'n po kalinaw yung tubig? Pero kalinaw naman pag mababaw lang. Paano niyo po nalaman na tubig po yun? Tubig kasi doon po ako naliligo. Ah, oo. Tapos meron pong rapid.
nakikita niyo po sa isip niyo po yung elepante at rabbit na magkatabi? Ayun lang, masama, hindi po. Sige po. Sa tingin niyo po, ano po ang mas malaki sa dalawa, elepante or rabbit? Ayun, siyempre malaki ang buso. Palagay ko malaki ang buso ng elepante. Yung rabbit, parang wala naman yung pang buso. Mahina lang siguro yung buso ng rabbit. Anong nakikita niyo rabbit? Anong posisyon niya po? Anong ginagawa niya? Okay. Kling salita po na ang panaginip or ang mental imagery ni Crisanto ay kinukulayan gamit ng mga iba't ibang sensory organ sa kanyang mga katawan. Halimbawa ay ang kanyang pandinig, ang kanyang pang-amoy, at higit sa lahat ang kanyang pandama sa balat. So, ayun po, kung tatanungin natin ano ang itsura ng panaginip niya, meron din po siyang panaginip, pero ito ay kinukulayan nga ng pandinig, pangramdam sa balat, at ng pang-amoy sa ilong. Siguro panlasa na rin, pero hindi naman tayo nakakalasa sa panaginip, no? Disclaimer lang po na ang aming interview ay hindi po ito conclusive sapagkat hindi naman po ito research. Ito po ay subjective lang po at hindi po maaaring gamitin sa kahit anumang uri ng educational papers or hindi siya pwedeng gawing reference po. Naghanap lang po kami ng respondent na bulag para lang po ma-enlighten lang po yung iba sa atin na medyo affected po talaga ang ating visual imagery or mental imagery kapag impaired ang ating paningin. Kasi of course, ang eyes po natin ang dominant sa ating sensory organs. Salamat po sa panonood ng aming mini vlog na pinamagatang PsychWonder. Sana po ay marami po kayong natutunan at see you again soon!